Kapatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Ang nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Fernando, dito lamang sa DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Magandang maganda pa kayo sa hapon. Good afternoon. Welcome sa programa ninyo, ang Showbiz Galore. Siyempre pa, ito po ang inyong lingkod, Rodel Fernando, ang makakasama ninyo hanggang alas 4 ng hapon. At ngayong araw na ito ng, tandaan niyo po ito, ngayong araw ng Webes ay makakasama na po natin ang ating kaibigan, isa rin po sa mga respetadong entertainment writer, ang kaibigan nating si Mildred Backwood. Good afternoon, Mildred. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon sa ating mga Galorians. Ha? Naloka ako. Ikaw talaga ang reyna ng mga Galorians. Yes, ako ang nag-iisang reyna ng mga Galorians. At syempre, sa pagsama ko sa iyo, ay marami ring mga fans ang sasama at babatiin natin sila na nakikinig ngayon ng Katniel, Liz Ken or Liz Quinn, di ba? Ang mga Jadine. At syempre, yung mga Aldab din ng mga fans na nakikinig sa atin. Wow, ang dami. At yes, dahil sa pagpunta mo rito, ay! Nagpunta na rin sila. At nakikinig na rin nakikinig sila. Nakikinig na rin sila sa atin dito. Wow, ang saya-saya niyan. Yes, oo. At Mildred, gaya ng nakagawian na sa programang ito, ay nagpapatugtog tayo ng mga OPM song. Yes, bilang pagsuporta natin sa mga original na musikang Pinoy, di ba? Yesterday. At ang ating OPM song of the day ay ni-request ni, asan ang pangalan ni, Nieves A. Bautista ng Urquico Matatalaib, Tarlac City. Oh, from Tarlac pa ito, ha? Kababayan ni Kuya Boy. Yes. I'm sure Kapampangan to. Yes. Or, di ba, ay, pero minsan may mga Tarlac na Ilocano, di ba? Halo na yan eh. Oo, pero sa Matatalaib, kaya Kapampangan pa dito? Naku, masyadong matalahib ang lugar na yan. Anyway, kung mga Kapampangan pa ang nandyan, maya pagat panapon kayo nandyan, Nieves Bautista. At narito ang iyong ni-request na kanta, ang Estudyante Blues ni Freddy Aguilar. Estudiante
nagsisisi, ako ang laging may kasalanan. Yes, Freddy Aguilar sa awiting Estudyante Blues. Inihandog natin yan kay Nieves ng Matatalaib, Tarlac City. Para yun syempre sa ating OPM Song of the Day. Kaya mga kaibigan, mga Galorians, kung may paborito kayong awitin na may connect sa inyong buhay o sa inyong kaibigan, pamilya, kasintahan, asawa, or kaaway, pwede rin, i-text lamang ito sa mga numerong 0917-798-8910. Uulitin ko po, 0917-798-8910. Ayan po, kung may mga gusto po kayong i-request na kanta, i-text lamang po yan sa mga numerong aking nabanggit. Okay, Mildred! Correct. Bago tayo magbalitaan, ang ating pa-contest, nasaan na? Okay, ayan. Ikaw ba ay nakikinig ngayon sa DCRJ 810 AM araw-araw? Pwes, ito na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text lang ng iyong greetings o mensahe o kaya naman, yun na nga, pwedeng mag-request kayo ng kanta, mag-comment sa pinag-uusapan namin, magtanong sa inyong mga paboritong artista, i-text lamang po sa mga numerong 0917-798-8910. Huwag kakalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address at magkakaroon ng chance na manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Wow! Matinig. Oo, diba? Social. Mm-hmm. Makinig at manalo mula sa impila ng bawat Pilipino, DCRJ. At syempre, handog sa atin ito ng A-Tri Media Broadcasting Network. Ayan, mag-text na po kayo ng kung anik-anik po para po makasama po kayo sa ating pa-contest sa numerong 0917-798-8910. Bago po sa ating mga chika, ang ating oras, alas tres. This is 7 na ng hapon. This time check is brought to you by Aiku. Get cool with Aiku. Ayaw mag-play. Ayaw mag-play ng ating mga no. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400. The fastest medical for the worst pain. Okay, ayan. At Mildred, ha? Ang dami-dami nang nagtitext. Pero bago yan, syempre, magbalita na tayo. Okay, unang balita magagaling sa'yo dahil ayan, kakaupo mo lang correct, dito. Dahil kakaupo ko lang. Mm-hmm. Raratsyada tayo sa maraming balita, di ba? Mm-hmm. Rodel. Oh. Ayan, itong si Sam Milby, sunukuan na itong pagkagusto niya kay Jenilyn Mercado, ha? Sam Milby? Yes. Mm-hmm. Dahil meron na siyang bagong nililigawan, isang Phil British ito na ang nagngangalang Mary Jasmine. Mary Jasmine? Yes. Ito ngayon ang nililigawan ni Sam Milby. Isa siyang commercial model. O sandali, bakit sumuko na siya kay Jenilyn Mercado? Kasi alam mo, friend, itong nung nag-press con kami during the movie ng ginawa nila yung prenup, ay sinabi nito ni Sam Milby na long time crush niya si Jenilyn. At tinanong pa nga si Jenilyn ha, sa maraming press na nandoon, na kung single siya or taken na siya. Kasi alam naman natin, may mga balita na nagkabalikan sila ni Dennis Trillo. Pero sinabi ni Jenilyn ha, na loka kami. Ano? Dahil sinabi niyang single siya. Single siya? Oo. So meaning, silang dalawa ni Dennis, wala pa rin pagbabalik ang nagaganap. Oh, ito nga ang kinaloka namin. Sinabi niya that day na single siya. Pero after 2 days, nakausap naman namin itong si Dennis Trillo. Anong sabi naman ni sabi Dennis naman Trillo? Sabi naman ni Dennis Trillo ay nagkaayos na sila. Oh my God. Ano diba? Ba talaga ang totoo? Ano ba talaga ang totoo na hindi inaamin ni Jenilyn? Kasi ito nga si Sam, nung hindi pa sila gumagawa ng movie, long time crush na raw niya si Jenilyn Mercado. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ligawan ito dahil natotorpe daw siya. Ayun. Oo. O, pero ngayon nga, sumuko na siya at ang bagong nililigawan niya ay isang... Isang Phil British na isang commercial model. Ha? Mm-hmm. At sabi niya, mukhang ipupursu niya na ang panliligaw dito dahil may nakikita siyang future. Kumbaga may nakikita siyang pag-asa or chance. Ay,
maganda yun. Oo. Kung meron siya nakikitang pag-asa, eh ituloy niya yan, di ba? Kesa naman magpapansin siya sa hindi naman siya gusto at wala naman talagang pag-asa. At feeling ko dapat lang din talagang sumuko ang isang tao kung taken na talaga yung tao, di ba? Ang hirap naman manligaw. Alam mong may boyfriend, di ba? Corrected. Pero itong Jeneline Mercado and Dennis Trillo, nakakaloka din ang kanilang relasyon kasi medyo galit-bati din. Palagi silang ganun, no? Parati silang nag-aaway na sabi ni Dennis sa isa sa mga interviews niya, sinabi niya nag-mature na yung kanilang relationship pero ganun pa din naman ang nangyayari, 'di ba? May mga pag-aaway tapos magbe-break, ganun lang. Ganun naman talaga ang mga artista, 'di ba? Oo, at saka hindi lang naman mga artista, sa mga may relasyon na kahit hindi artista ay nangyayari talaga 'yon, yung away, bate, bate, away, mga ganyan. Oo, pero marami din na embryer na ha, kasi itong si Sam sa kanyang, kumbaga pagbulalas ng nararamdaman kay Jeneline, sinasabi tuloy na part lang ng promo ng movie nila. Kasi ito, tapos na yung movie, tapos hindi na sinukuan niya na, di ba? Parang napapaisip talaga yung mga fans na ang mga artista talaga promo-promo lang. Oo, no? Mahilig sa gimmick, di ba? Mga ganon. Anyway, napag-usapan na rin ang pelikula nila ay kino-congratulate natin sila dahil hanggang ngayon po ay palabas ang pelikulang Prina. At masayang-masaya nga itong si Mother Lily dahil 8 million first day, di ba? Not bad, ah. Kasi alam naman natin na itong si Jeneline Mercado, eh, in fairness sa kanya, may mga blockbuster movies siya katulad ng English Only, Please Rodel, di ba? At natutuwa si Mother Lily, talaga masayang-masaya siya sa naging resulta ng pelikulang ito. Oo, naku, Diyos ko, may nagre-react na sa pinag-uusapan natin. Babasahin ko ba masahin ito? Na. Paano po magugustuhan si Sam? Blank daw, sabi. Matagal ng issue naman din yung gender issue, na di ba? Bading daw, ha? Yung gender issue na yan. Eh, hanggat mahirap naman po tayong mag-espekulasyon, hanggat yung tao hindi naman umaari, oo, di naman. Ba? Correct ka dyan. Pero kasi siyempre, siguro sa nag-text na yan, napapaisip din siya na alam mo ba ang last relationship ni Sam Milby ay 6 years ago pa, ha? Ganun katagal. Mm-mm. Si Ann Curtis yung kanyang pinaka-serious na karelasyon, eh. Just ganun katagal. 6 na taon. Hanggang ngayon ay wala pa siyang shota. And he's already 31 years old at marrying age na talaga, di ba? Katulad ni Papa P na hindi pa rin nagpapakasal. So, yung mga isyong yan talagang hindi na rin talaga mawawala. Di ba, Miss Arlene? Oo, talagang palagi na lang ikinakabit sa mga pangalan nila like Piolo Pascual, ito nga si Sam Milby na yung mga isyung-isyung yan tungkol sa kanilang gender. Actually, hindi lang naman sila sa showbiz, di ba? Pero sabi nga namin, mga tagapakinig, mahirap naman po tayong mag-speculate kasi silang may katawan ay hindi naman po umaamin kung totoo po ba ang binabato sa kanila tungkol dito sa gender issue na ito, di ba? Oo, kaya hanggat hindi po sila umaamin na gay po sila, eh, tanggapin po natin na ang mga sinasabi nilang lalaki po sila. Oo, hindi at ba? Baka naman walang aaminin, di ba? Oo. Yun lang po. At marami pa tayong pag-uusapan, okay. Siyempre sa pagbabalik ng Showbiz Galore! Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Noon, ngayon at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon. Samahan ang mga batikang mang-aawit. Si Lloyd Umali. Kasama si Ima Castro.
musika, noon at ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Sisters, mothers, si Ninang at si Tita, maging si Kumare. Sali na, tara, kwentuhan na. Usapang babae dito sa Girl Talk kasama ang inyong mga amiga, Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Ang pinakabagong radio talk show made specially for girls. Tara, join na sa usapang pangkababaihan. Girl Talk, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Start working like Malik. Working like Malik. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si John Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Yes, gaya ng sinabi po ni John Estrada, Chef Cadayona at syempre ang ating pambansang Bay, Alden Richards. Lagi po kayong makinig ng programang Showbiz Galore, araw-araw, Monday to Friday, from 3 p.m. to 4 p.m. Dito lamang siyempre sa DZRJ 810 a.m. sa inyong mga radyo na handog sa atin siyempre ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Okay, naiipon na po ang ating mga text dito. Kailangan pagbigyan muna natin ang ating mga galorians, ang ating mga texter. At inuulit ko ang numero na pwede kayong mag-text para makasama po sa aming pa-contest kung saan magwawagi po kayo ng isang brand new text. Ano ito? Brand new Nextbook Android tablet. Ang numero po na pwede po kayong mag-text ay ang 0917-798-8910. Uulitin ko, 0917-798-8910 para po ma-qualify po kayo sa aming pa-contest. Mag-text lang po kayo dyan. Pwede kayong mag-text na mag-request kayo ng kanta, pagbati, mga tanong sa inyong mga paboritong artista o kaya comment sa aming pinag-uusapan. Uulitin ko ang numero. 0917-798-8910. Okay, sa November 10 ay magaganap na ang Star Awards for Music, ang ikapitong taon ng pamimigay ng awards para sa mga musikera at musikero ng industriya ng musika dito sa Pilipinas ng Philippine Movie Press Club. Mamaya po mga kaibigan, ay ito, ganito ha, magpapa-contest din tayo Mildred. Yes, oo, bongga. Mamimigay tayo ng ticket, di ba? Yes, invites. Invites para sa darating na Star Awards for Music na hindi lang po basta awards night, kundi ito po ay isang konsyerto ng maituturing. Kakaiba ngayon ang ating Star Awards, di ba? Correct. At mamaya babanggitin natin kung sino-sino ba ang mga performers, hosts sa darating na Star Awards for Music. Pero bago yan, magbasa muna tayo ng mga text mula sa ating mga kaibigan at mga galorians. Binabati ko si Consilor Serapin Silvestre at ang wife niyang si Tita Presi Silvestre. Nakikinig din ngayon si Lenny Bagro at Bill Bagro. At ang tatay ko pala, nakikinig ngayon, si tatay ko, Oscar Fernando. Ganon din kay Jessa Silvestre, Rose
Malay at Richard Malay. At mula naman kay Marilyn Ballester ng Cogeo Village, Antipolo. Cogeo. Cogeo pala. Yan. Oo, tama. Ay, hindi niya. Ay, sorry. Nabanggit ko ang pangalan niya. Bakit? Mm-mm. Oo, happy second monthsary daw. Oo. Ayun, mula sa numerong nagtatapos sa 3085. Hello po and happy listening po sa inyong lahat. Mula naman kay Violeta Sabado ng San Manuel, Pangasinan. Good PM, kuya. Eto, nakatutok na naman sa programa mo. Lamok, kuya, may sakit akong diabetes. Umantong pa sa pinutol ang kaliwang pa ako. So ay, nakakalungkot naman. Pero dahil sa programa mo, nalilibang ako sa pakikinig sa iyo. Salamat po. Uy, thank you, Violeta. Violeta, Sabado, alam mo yung... Nakakataba ng puso yung ganyan na may napapasaya tayo. Sa kabila ng kanyang karamdaman eh... Naaliw natin siya sa pamagitan ng ating programa. At maraming salamat sa iyong pakikinig, Ate Tita Violeta Sabado ng San Manuel, Pangasinan. Of course, pakitaas ng konti. Hindi ko maabot. Sandali lang ha. Okay. Yung mahirap, oh, no? Oh. Pag maliit. Oo, oh, maliit. Maliit kasi ang ano ko. Ambiyas. Mula kay Marvin Capili, hi, gandang Rodel. And Ate Mildred, happy monthsary din po ngayon sa A-Tri Media Broadcasting Network. Oo nga pala, happy anniversary sa A-Tri Media Broadcasting Network. Isang taon na kami. Yes. Mm-mm. And to DCRJ, pakibati na po mga excited na rin makinig. Mga barkada ko rin sa San Juan, New Galorian, sina Rowena Natividad, Marites Levantino, at Bobet Espina. May new teleserya po ba ang maganda pa rin na si Miss Rio Loxin? Mildred, may teleserye ba si Rio Loxin? Parang wala. Alam ko kasama siya sa ano, My Faithful Husband. Ah, sa Seven, oo. Mm-mm. Kasama siya. Hindi, siguro nanonood ng ano. Sino? Kapuso, hindi, si Marvin Capini. Madalas kasi si Marvin, madalas mm-mm. kasi tayong nasa labas din, di ba? Oo. So, ang madalas din nating madatnan, yung mga panggabing programa. Yes, diba? Oo. Marvin, si Rio Loxin ay kasama sa My Faithful Husband, nina Janeline Mercado. And Dennis Trillia. At syempre, Snooki Serna. In fairness to Rio Loxin, ang mga character actresses katulad nila Maylin Dizon, mm-hmm. Rio Loxin, na hindi nawawalan talaga ng trabaho. Oo, diba? Kasi nga, magagaling sila mga artista. Yes, oo. At kahit na anong role, basta sa kanilang crap nga matatawag ay hindi sila pumipili. Si Rio Loxin ang original ng Kambal sa Uma, di ba? Yes, napanood ko yung Kambal sa Uma niya. Natatakot ako noon. Sa talaga? Totoo lang. Yung Kambal sa Uma ni ano, bata pa ako noon eh. Napapanood ko. Yung daga. Oo. Diba? Natatakot talaga ako. Anyway, sana maigas mo rin ang gwapong si Ruru Madrid. Excited na po ako sa new season ng Showbiz Unlimited. Hello uli, Ate Mildred. Oo, sabi ni Marvin Capili. Gandang buhay, Kuya Rodel. Today pa lang me text sa'yo. Dalawang araw pa lang daw siya nagtitext sa atin. Request ko, I only live to love you. Sinong kumanta nun? I only live to love you. Mm-hmm. Parang hindi ako masyadong familiar sa song. Ano ba ito? OPM ba ito? Apple, kung ang kantang ito ay hindi OPM, mag-text ka uli at pumili ka ng kanta na OPM kasi dito sa ating programa ay talaga namang OPM lang ang ating pinapatugtog talaga. Ayan. Okay, salamat po, sabi ni Nanay Apple ng Bacoor, Cavite. And sa lahat ng mga kasama mo dyan, Nanay Apple, happy listening po sa inyong lahat dyan. Okay? Nagpapabati rin si Dang... sino pa ito? Dang Leila? O Dang Delia? Dang Delia at Mariette. Dang Leila, Mariette, Tata Binig, kamag-anak ni Tito Serapin. Nagre-request naman sila ng Kapalaran ni Rico J. Puno. Oh. Mula naman kay Ferdinand Binosa ng Kaingin, Malolos, Bulacan. Mga taga Bulacan, hello po sa inyo dyan. Musta po sa Binosa family dyan. Nakikinig po kami ni Nanay ng programang Showbiz Galore. Kasakasama ko siya dahil ako ang kanyang ulirang tagapag-alaga. Ay, ang bait-bait na anak. Di ba, Mildred? Parang ikaw. Oo nga, talaga. Dapat tamang ginagawa mong yan, Ferdinand. Mahalin mo natin ang ating mga magulang, lalo ng ating nanay. Dahil ang mga anak,
Rodel, ang mga anak na lapastangan sa magulang walang mararating sa buhay yan. Hindi po sila pinagpapala ng Diyos. Oo, yes. Kaya ang ginagawa mong yan ay saludo kami sa iyo, Ferdinand. Kasama-kasama ko siya, nakikinig ang nanay daw niya. Kaya kahit sa pakikinig na radyo ay nakikinig din siya. Hello po, nanay. God bless us all every day, sabi pa ni Ferdinand. Ito pa ang text, pakibati mga anak ni na Ki at Yamgling kay Gina ng Muntalban, Rizal. Baka nagkamali ako ha. Pakibati mga anak ko. Ah, mga anak pala niya. Pakibati mga anak ko, sila Ki at Yam. Ayun. Sina Ki at Yam galing kay Gina ng Muntalban. Favorite niya sigurong ano, street food kikiam. Oo, kaya pinangalan. Si Ki tsaka si Yam. Oh, ang ganda ng mga pangalan ng anak niya, no? Parang si Ruru, ha? Oh. May kapatid palang Rara. Yes. Tsaka Roro. Oh, ito Ki. Ruru Madrin. Ito Ki at Yam. Happy listening po sa inyong lahat. Mamaya pa po namin babasahin ang ibang text at magbabalita muna po kami. Okay, gaya nga ng sinabi ko po sa inyo, narito po ang mga aabangan sa darating na PMPC Star Wars for Music. Nagaganapin Mildred sa Kia Theater. Sa may... Ayan yan sa may Cubao Araneta Center. Kung natatandaan nyo po yung dating, excuse me. Mm-mm. Dating New Frontier. Mm-mm. Ayan, so bonggang-bongga yan, nasilip ko yan, Rodel, ang ganda-ganda. Oo, napakaganda po ng place at napakadali pong puntahan. Kaya sa mga mahilig po dyan, sa mga singers, sa mga artista nating Pilipino, punta lang po kayo. At eto na nga, babasahin na natin ang mga performers sa magaganap na awards night na concert pa rin ito. Ay, bongga yan. Okay, first time yan mangyayari sa Star Awards for Music natin na makakapanood ka na ng isang awards night, mm-mm, eh meron pang concert. Oo, kaya sa mga, mag-text lang po kayo sa numerong 0917-798-8910 para po mabigyan po namin kayo ng ticket invite sa darating na PMPC Star Wars for Music. Sa Tuesday yan, Rodel, mm-hmm, November 10 at 6 p.m. Oo, at pakinggan lang po ninyo ang aming sasabihin dahil magkagaling po dito ang tanong natin, di ba, Mildred? So, ang promo mo na ito ay ngayon at bukas. Oo. At sa Monday. Mm-mm, pwede. Para magkaroon sila ng chance para maka-attend dyan sa ating Star Wars for Music on Tuesday. Yes, so, 3 days po ito, kaya tutok na po kayo dito sa Showbiz Galore. At ilang ticket ang pamimigay natin ngayon? Siyempre, hindi naman pwedeng isa lang. Kailangan may kasama sila, diba? Mga... Bakit hindi tayo mamigay ng tatlo? O lima, sige. O, sige. Ito doon natin, mamimigay tayo ng limang ticket ngayong araw na ito para sa Star Wars for Music. At bukas din ay lima din uli. Okay, at na... sa Monday, lima din, diba? Yes. Gaganapin na nga po ang Star Wars for Music sa November 10, Tuesday. Alas 8 ng gabi sa Kia Theater sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang mga host po, ha? Yes. Ito lang po, ha? Ano lang po sila? Nakayanan. Ito lang po nakayanan namin. Si Kim Chu po. Wow. Ang isa po sa mga magiging host at si Enchong D. Yes, oo, bongga, ha? Oo. Naalam natin itong dalawang ito ay pumasok na rin sa recording scene, di ba? Yesterday. Oo, at parehong album nila ay platinum. Oo. At baka makasama din po nila ang mabait na TV host ding si Robbie Domingo. One of the best hosts ng kanyang henerasyon. Yes, tama ka dyan. Ito po ang mga magpe-perform sa naturang awards night / concert po. Nandito po si Kian Cipriano at saka si Eunice. Oo. Mm-mm. Kasama rin si Michael Pangilinan, si Casey Tandingan. Ay, bongga. Si Cheryl Cruz. Yes. Si Morissette Amon. Oo. Si Darren Espanto ng The Voice Kids. Si Jason Dinang. The Voice of the Philippines, si Season 2. Yes, si Jonalyn Biray. Si Aisel Santos. Si Kylie Padilla. Ang The Don. Sa mga nakamiss po sa The Don, mapapanood po sila sa Tuesday sa Star Wars for Music. Sino kasi yung ano nila, pinaka
ano nila? Si Jet Pangan. Ayun, si Jet Pangan. Ang sumikat na kanta nila ay Mga Kaibigan, Salamat at Envelope Ideas, ha? Oo, na talaga namang itong Dadon ay lumika din po ng ingay sa music world. So, lahat pala ng mga performers ay for sure, lahat ng mga performers dyan ay kakanta ng entry nila sa Song of the Year, ha? Oo, kaya antabayanan at abangan po sila. Siyempre, kasama din po magko-concert si Glock 9 at ang kanyang banda, Eric Santos, yes. Mateo Guricelli, wow. Christian Bautista. Ay, bongga. Oh, at inaayos pa si Gary Valenciano. Oh, at marami pang iba. Tiyak talagang ano ito. Sana maayos si Gary hanggang Monday night, no? Oo. At kasama din pala si Kyla. Yes. Si Mark Mabasa. Si Mark Mabasa, Voice of the Philippines. Yes, diba? Oo. Pero hindi siya nakapasok sa finals. Pero, umaani siya ng maraming papuri sa ibang bansa. Lalo na si David Forster, alam mo ba? Oo. Na hinahangaan siya ni David Forster. Dahil, Forster, na isa sa mga concert niya sa abroad, tinawag niya sa audience itong si Mark Mabasa. Si Mark Mabasa. Oo. At napanganga. Napanganga siya. Hindi kataka-taka na gawin na rin niyang talents itong si Mark, di ba? Oo, di alam ko nung mag-concert siya dito, kinuha niya si Mark, di ba? At ito nga si David, nakakatuwa itong si David dahil may eye talaga siya sa mga Filipino talents like si Charisse, si yung sa Asia's Got Talent, di ba? Oo, so nakakatuwa na, si Jerfiel. Okay, kabilang din sa mga magpe-perform, Mildred, ay ang mga kaibigan ng ating mga Lifetime Achievement Awardees na sina Jano Gibbs at Bina Morales. Mabibigay po sila ng tribute kina Ogie Alcacid at Ray Valera. Sina Ogie po ay awardee po bilang Parangal Levi Silerio. Ito yung mga ginagawa ng Mildred. Ito yung mga Levi Silerio Award. Oo, na ang pagkakatanda ko yan, si Rustica Carpio ang ginawaran ba natin last year? Friend? Sino? Si Rustica Carpio ba ang ginawaran? Hindi. Parang mali ka, friend. Parang mali ako. Ryan Kayabyab ang ginawaran natin last year. Ang Parangal Levi Silerio po ay binibigay po sa mga non-singer. Non-singer, composer. Si Ogie Alcacid. Composer, arranger, producer. Ngayon. Ayan. Oo. Si Ogie Alcacid ang bibigyan natin ngayon, di ba? So, sa mga fans ni Ogie Alcacid dyan, for sure, magpe-perform ang ating napakahusay na singer na si Ogie Alcacid na talaga nakilala rin talaga siya as composer, ha? Mm-hmm. Marami siyang mga pinasikat na kanta. Hindi lamang kanta niya, pero katulad din ng kantang binigay niya kay Sarah Geronimo. At kausap ko nga siya kahapon. Mm-hmm. Tinatanong ko nga siya, pag tinatawag daw siyang icon, wala lang daw kasi parang ang sabi niya blessing daw talaga 'yon, pero pag tinatawag siyang icon, di daw niya nilalagay sa sarili niya 'yon, parang wala lang ang sabi ni Ogie. Talagang dapat ganyan ng mga hindi lang singer, mga artista, dapat humble palagi. Katulad ni Ogie Alcacid. Oo. Ano bang favorite song mo ni Ogie? Ang favorite song ko ni Ogie ay syempre yung Nandito Ako, paborito ko 'yon, at saka yung Pangarap Ko Ang Ibigin Ka. Na nag-duet sila ng kanyang asawang si Regine Velasquez. Pero ang favorite ko talaga na song niya, yung Sa Kanya. Ay yes, isa pa rin sa mga magandang awitin na inawit at nagawa ni Ogie Alcacid. At syempre ang ating Pilita Corrales Lifetime Achievement Awardee ay si Ray Valera. Si Ray Valera, napakadaling kausap, di ba? Magkikita po silang lahat at magsama-sama po ang mga bigatin sa ating OPM industry sa darating na November 10. Kaya huwag niyo pong palalagpasin yan, ha? Siguro naman natandaan yung mga sinabi ng ating friend na si Rodel, ang reyna ng mga Galorians, dahil mamimigay po kami ng 5 tickets or invitations po ng Star Awards for Music. Diyan po, sa mga sinasabi ko po, diyan po manggagaling ang tanong para po manalo po kayo ng ticket para sa Star Awards for Music. Alam mo, inaabangan ko yung tribute na yung para kina Rir Valera at Ogie Alcacid na ang kakantay sina Jano Gibbs. To be fair, ha? Ano naman ang favorite song mo ni Ray Valera? Of course, Pangako Sa'yo. Wala nang ihigit pa sa kantang yon. Ang Pangako Sa'yo. At saka yung ano yung... Hindi, ako alam mo talagang favorite ko. Malayo pa ang Umaga. Yun nga, yung parang, yung bago siya magsimula, parang may naririnig kang tubig. Oo, tubig. Yun ba yun? Oo, gusto ko yun.
In fairness, gusto ko yung awitin din. Favorite song yan ni Jericho Rosales. Nung nagtitinda pa lang siya ng isda, lagi daw niyang tinatanong kung malayo pa ang umaga. Ay, talaga. Oo. Yun ang paborito favorite, niya. Favorite niya. Okay, na-ice pa rin po para sa Star Wars for Music. Yun na nga si Gary Valenciano, si Alex Gonzaga, James Reed, at si Sarah Geronimo. Oo, si James Reed kasi ay... ano yan, ha? Nominated yan sa R&B, Friend. Mm-mm. O, tsaka kanyang album, included din sa Best Pop Album na yan. Yesterday. Kaya po, lahat po ng mga binanggit ko po, ay tandaan po ninyo dahil dyan po magagaling ang aking tanong para po manalo po kayo ng ticket para sa Star Awards for Music Awards Night Slash Concert. Okay, balik tayo sa ating mga... Ang dami-dami na naman nating mga text dito, pakibaba ng konti. Baka meron akong hindi nabasa. Kuya, pa-request ng kantang Eternal Flame. Oh, alam ko naman yan. Diba? Sabi ni Ate Violeta Sabado, pero Ate Violeta, palitan mo na lang po yung song mo. Gawin mo na lang pong ano, OPM song. Kasi po, gaya po na sinasabi ko po, pawang mga ano lang po ang pinapatitig ko dito. Mga... awiting sariling atin. Okay? Magandang hapon po. Pwede po ba pa-play ng God Gave Me You? Thank you po. Sariling atin din, diba? Sa at? Hindi, foreign ano siya, song. Naku, Diyos ko po. Alam mo, gusto po namin kayong pagbigyan, mga Galorians. Pero sabi ko nga po, mga OPM lang po ang pinapatugtog po natin. Yes. Original Filipino music. Oo, sa nag-text po na nagtatapos sa 2359, palitan mo na lang ang nire-request mong kanta. Pero syempre, yung pag-text nila, pasok sila sa ating pa-contest kung saan magwawagi sila ng isang Nextbook Android tablet. Okay, first time ko makinig sa programa ninyo, Accident. Sa kakalipat ko, masaya compared sa mga napakinggan ko Na showbiz program. Kaya makikinig na ako parati. Si Ona po ito na Markina. Hi Ona, maraming salamat sa iyo. Alam mo, nakakataba ng puso yung mga ganitong komento, di ba? Mga ganitong mensaheng natatanggap natin. Sige, makinig ka na palagi at sumama ka sa mga pa-contest dito. DCRJ, magandang hapon. Nice ko pong malaman ng latest kay Angel Luxin. Napapabalita ang kanyang problema sa spinal. Pakibalitaan niyo po ako mula kay Jinky Solmerano ng Greenfield, Novaliches, Quezon City. Yes, Mildred. Yes, until now she's very emotional, di ba? Kasi nga, nakuha pala niya itong sakit na ito nung kanyang ginagawa yung teleseryeng Lobo. Mm-hmm. Kung saan nahook ka, di ba? Nahook ka din, di ba? Doon sa Lobo niya sa ABS-CBN. Ugali raw kasi ni Angel talaga yung hindi nagpapadobol. Mm-hmm. So, nakuha niya itong sakit na to at medyo masakit man sa loob niya, kailangan niya ng bitawan yung pagiging Darna. Oh, kaya naman, ang search for Darna ngayon ay marami na talagang lumilitaw na pangalan. Meron na si Kim Chu na dinlustre na nangunguna sa survey na gusto ng mga netizens na gumanap bilang Darna. Oh, si Liza pumapangalawa si Liza Severa. Si na dinlustre is 48% Friend, 27%. 48%? Yes, si Liza Soberano is 27%, ha? Mm-mm. Dahil nga dito sa hit na sharing on the Wings of Love, ito talaga naman itong si Nadine Lustre ay umaangat. Wow. Diba? Pero ako, kung akong tatanungin na, ito sariling opinion ko na ang mga, parang yung mga bata, ayoko muna maging Darna. Mas gusto ko sina mga tipo ni Jessie Mendiola, Casey Concepcion, yan ang mga... And speaking of Jessie Mendiola, Friend, nag-post siya ng isang two-piece na kanyang outfit sa isang beach, no? Mm-mm. Parang sinasabi nila na nagpaparamdam daw ba itong si Jessie na gusto niyang maging Darna at pinapakita niya ang kanyang fina-flaunt na ang kanyang magandang katawan. Sabi naman ni Jessie, wala naman akong ganong intensyon. Pero, sabi niya. Pero isa siya mga kinoconsider. Mm-mm. Pero medyo hindi siya dun sa top na pinagpipili. Oo, pero ako talaga, gusto ko talaga, ang pinakagusto ko talaga si Casey Concepcion. Dahil pag nakikita ko si Darna, matikas eh, di ba? Oo, parang voluptuous. Yes, si parang Casey, ano, may ganun siya. Si si di ba si Angel Locsin, medyo bilugan din talaga eh. Si Darna, ganun siya. Like si Anjanette Agbayari, di ba? Parang ganun din yung katawan. Ang medyo skinny lang na nakita kong Darna, si Nanette Medved. Oo, diba? Si medyo, Nanette Medved.
maliit siya, di ba? Oo. Di ba bagay kay Casey? Bagay kay Casey. Di ba minsan na siya nagtampo dahil hindi binigay sa kanya ang Jezebel? Oo. Sana maisip ngayon ng management ng ABS-CBN or ng Star Cinema na sana si Casey Concepcion ang gawin nilang Darna. Oo. Meron ding Maha Salvador na lumalabas, di ba? Let's wait and see. Pero parang sa akin na, ano ibibigay nila? Parang feeling ko lamang na ang choice ha, according to my source, ang lamang si Liza Soberano. Ayun na, pero sa akin nga, gusto ko maging Darna ay si Casey Concepcion. Okay! Diyos ko, konti na lang ang nalalabing oras natin. Ang bilis ha. Makakapag-text pa kaya yung mga ano natin, Galorian, sa pa-contest natin para sa concert ng pero Star Wars siguro dapat Music. Para makapag-text sila, magtanong ka. Ito na nga po. Mag-text lang po kayo sa 0917-798-8910. Uulitin ko ha, 0917-798-8910. Magbanggit lang kayo kung sino ang isa o dalawa lang na magpe-perform. Yes, performers. Na, sa darating na Star Awards for Music na binanggit ko kanina, i-text lamang po ninyo kahit isa. Isa or dalawa na magpe-perform. Sa mga unang limang magte-text po ay magkakaroon na po kayo ng ticket na libre po sa darating na Star Awards for Music. At ulitin ko ang number ha, 0917-798-8910. At magbabalik pa po ang Showbiz Galore. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghal, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghal, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahati ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ito po si Chef Cadayona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si John Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Yes, we're back, Mildred. At may mga sumasagot na dito sa ating pag-contest. Oh, pero bago yan, request po Kuya Rodel at Ma'am Mildred Magdalena ni Freddy Aguilar. Ayan, pasok yan. Oo, para sa bongga ating... yan. Alam mo, isa yan sa mga favorite songs ko ha, ni Freddy, ni Freddy Aguilar. Yes. Ako yung favorite. Naalala ko yung mga ano sa ano, Ermita. Uy, di ba kababayan mo si Freddy Aguilar? Mm-mm. Pareho kayo sa ano, malayong north, di ba? Yes, Isabela. Oo, di ba? Kababayan mo siya. Yes. Ayun, nagre-request siya ng Magdalena ni Freddy Aguilar. Nawawala ang binabasa ko. Nasaan na, okay? Ni si Nanay Apple. Ayan, sige po Nanay Apple, kasi may mga nakalinya sa ating OPM Song of the Day. Ipapatugtugin po namin ang Magdalena ni Kaka Freddy Aguilar. Ako favorite ko kay Kaka, yung Kumusta Ka. Yung Kumusta Ka,
aking mahal. Yun. Hindi yung isang kumusta ka. Walang pinag-iba. Hindi yun. Okay, eto na. Good PM po. Gusto ko po manood ng concert. Sagot ko, The Don at Janu Gibbs. Wow, tama. Bongga. Si Brian McLean ng Vista, Quezon City. Congratulations, congratulations, Brian. Okay, sagot, Gary Valenciano, Lauren, si Lauren Glock 9 and Gary V. Sabi ni Lauren Lazaro ng New Marquina Subdivision, Marquina City. Ay, pasok. Pasok din siya, okay? Si Robbie Domingo, sabi naman ni Nanay Apple ng Bacoor, Cavite. At may pahapol dito si ano ha, Marvin Capili. Ay po, pa-request po ng song na Pag-ibig nga sana ni Rosel Nava and Tony Lambino. Paano ba yon? Pag-ibig. Oo, alam ko, meron silang kanta doon. Kantang ganon. Sana pag nag-final na ang pagpili sa magiging Dana, magiging leading man, sana ay ang gwapong si Mario Mortel. At sana makagawa ng solo movie ang All Dub. And hi din po sa New Galorians, Ate Violeta. Thank you po, Rodel. God bless, sabi ni Marvin Capili. Ang dami-dami nagtag-text. Kylie Padilla, ang isa sa performers from Marisa ng Marisa Palakay. Sabi naman ni... nagre-request pa, anak daw ang request. Nalilito na ako sa dami-dami na nagtext. Binabati ko si Dang Ellie Mercado and Dang Aga Silvestre. Pakitugtog ang maging sino ka man. Oo, ni Ray Valera yan. Oo, naku, Ate Tala, Kuya Jim, paki ano po ang mga request dito ha. Dami-dami, baka makalimutan natin at hindi natin may patugtog. Ano na ha? Anong tawag doon? Puno na yung... Puno ano? Na talaga, ha? Puno na ang susunod nating week para sa ating OPM Song of the Day. Okay, sa ating blind item, kaya pa ba? May oras pa ba tayo? O bukas na lang? Bukas na lang. O baka may pahabol ka pang balita dyan. O, itong si Mateo Guticelli, bukod sa mga restaurants na tinatayo na pala niya dyan sa may kanyang sa Cebu, kung saan siya ipinanganak, ha? Pinanganak ba siya doon? Taga doon siya sa Cebu, di ba? Oo, taga Cebu siya. Taga Cebu siya, sabi niya, nag-start na raw siyang mag-invest. So, sabi niyang ganun, hindi naman ito sa paghahanda, dahil hindi pa naman talaga nila napag-usapan ni Sarah Geronimo yung pagpapakasal. Pero sabi niya, ngayon pa lang ay nag-uumpisa na siyang mag-invest ng sarili niyang pera dahil sabi niya, kapag nalagay daw siya sa tahimik, gusto niya maging komportable ang buhay ng kanyang pamilya. Mm-mm. Magiging pamilya. Oo, kaya napapaisip tuloy ang mga netizens, Rodel ha, kung... may plano na talaga itong mag-propose kay Sarah. Kay Sarah. Kasi, syempre, nasa marrying age na rin naman silang dalawa. Yan diba? Ang antabayanan natin. Antabayanan natin. Pero bago yan, ang ating oras, alas 3:57 na po ng hapon. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mavic and Dad. It's 9:30. BBC Minute. This is still a developing story. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpakinhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. At yan ang dapat ang tabayanan, Mildred, di ba? Correct. Oo. Magpapakasal kung magpo-propose na si Mateo kay Sarah, di ba? Correct. Okay, marami pa pong text dito. Pa-play naman po ng song ng AG. Sige po, ililinya po namin. May sumagot dito, kaya si Priano Morissette Amon, si Marvin Capili. Ayan. Yes, correct siya. Correct siya. Parang lampas na yata sa 5, di ba? Lampas na ba sa 5 tayo? Oh, parang oo. Apat pa lang, pwede pa isa. Apat pa lang ba yun? Oo, ilan kasi na bang nanalo? Kasi meron tayong tagabilang dito eh. Hindi bale, kahit po lumampas pa yan sa 5, sige, pagbigyan yung natin Mildred, ticket, diba? Yung aking ticket, ibibigay ko na lang. Oo, pati yung ticket ko, yan. Ibibigay ko sa ating mga Galorians. Oo, at isang minuto na lang ang nalalabi bago tayo magpaalam. Pero bago yan, ang oras, 3:59 po. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO.
Maraming salamat, Mildred. Thank you so much. Sana nag-enjoy ka. Oo naman, kasi alam mo naman, gustong-gusto ko ang pagra-radio, di ba? Yes, oo. Dito naman ako nagsimula. Correct. Diba? Sa Bombo Radio ako nagsimula, di ba? Yes, tapos naging DJ din tayo, di ba? Yes, maraming salamat at maraming salamat po mula po sa puso namin ni Mildred. Correct. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga nagtitext po, marami pong salamat sa effort po ninyo, di ba? Yes. Sobrang effort po yan yung mag-text po kayo, magbigay na po ng mga panahon. Oo, mensahe, magaganda mensahe, komento po sa aming programa. Maraming pong salamat. Hanggang bukas po, dito lamang po sa inyong programang Nagkakaaliw ang Showbiz Galore! Ang nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Fernando. Dito lamang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ 810 AM, with a live news update. BBC News with Neil Nunes. The opposition leader in Myanmar, Aung San Suu Kyi, has said she will run the government if her party wins the country's first openly contested election in 25 years.